Hindi matanggal ang ngiti ni Liana kahit noong lumabas na sila ng restaurant. Tinawag siya nitong asawa. Kung ano man ang dahilan nito kung bakit siya tinawag na ganon, ay masaya pa rin siya. At least, alam niyang siya pa rin ang asawa. Daddy, let's go to World of Fun, please. Bana ask nang nasa kotse na sila. Bonnie smiled at the kid through the rearview mirror. Is that a yes? I also miss playing with you, Dad. Liam si Candid. Bon glance at her. Tumingin siya sa ibang direksyon. Pati kaya noon sa Davao? Naglalaro sila ng mga bata sa WoW? She shrugged the thought of. It was a thing of the past. Dapat move forward na lang. Nakasunod lang siya sa tatlo. Naglaro ang mga ito ng baril-barilan. She could say how three are enjoying. Nagkakantsawan pa ang mga ito. Bana is really good. Mas magaling pa ito kay Liam. Nang matalo si Liam, si Bon naman ang pumalit. Change the loser pala ang pig ng mag-aama. Pagkatapos ay lumipat naman ang mga ito sa ibang laro. They tried to pull a small stuffed toy by nabikiting the joystick. Salitan ang tatlo at nagkakantsawan dahil laging nahuhulog ang stuffed toy. Ma'am, do you wanna try? Tanong sa kanya ni Bana. They all look at her. Ngumiti na lang siya at umiling. You know, I'm never good at that. Tugon niya rito. Natawa naman ang mga bata. Madalas din kasi niyang sinasamahan ng mga ito noon na maglaro sa mall. And it's one the game she hits. Never pa kasi siyang nakaipit ni isang stuffed toy. Alright, sa iba na lang tayo maglaro. Hayag ni Bon. Sumunod naman ang mga bata. Tiningnan na lang niya kung saan nagpunta ang mga ito at hindi tinanaw. Bakit ganon? Pakiramdam niya ay ayaw siyang isalin ng asawa sa kasiyahan nila. Parang kanina lang ay okay naman ito sa kanya. Hi, napaka-unpredictable talaga. Patingin-tingin siya sa tatlo na naglalaro sa dulo habang nanood din siya sa isang binatilyo sa may basketball shooting. Natutuwa kasi siyang tingnan nito dahil nagkakantsawan ang mga kagrupo nitong puro din mga teenagers. Ang sarap balikan ang ganong edad when everything seems so light. Yung tanging pinoproblema lang ay mga projects at assignments at kung papayagan ba ng parents na lumabas kasama ang barkada. Nagulat siya nang nasa tabi na niya ang tatlo. Bonus is staring at her with a disgusted face. Ma'am, let's go watch Batman vs. Superman. Yaya sa kanya ni Bana at humawak sa kamay niya. Hinila na siya nito palabas ng WoW. Nagpatinood na lamang siya. The two boys followed them. Her heartbeats raced nang tinabihan siya ni Bon sa paglalakad. Pati ba naman ganun ka bata, pinagkakainteresan mo pa? Bulong nito sa kanya. Her forehead crest. Pinagkakainteresan niya? Sino? She smiled when she realized that he was talking about a teenager playing basketball. Sasagot pa sana siya pero nauna na itong maglakad kasunod si Liam. Napailing na lang siya. One time he's cold, the next time he's sweet, and now he's being irrational. Now she changed her mind. Bon is not unpredictable, he's bipolar. Nakabili na ang dalawa ng drinks at popcorn nang maaboto nila ang mga ito sa cinema area. Papasok na rin sa sinihan ang mga nakapila. Ang alam niya kapag ganitong movie na mahabang pila ay imposibleng makapanood agad. The tickets are either for the next fall show or sold out na hanggang last fall show. Nagulat pa siya nang makitang may hawak na ticket si Bon. It seems that Bon had bought the tickets earlier. Hinintay lang yata nila ang oras nila. Mabuti na lang ay may bakanting apat na upuan sa pinakadulo. Nauna siyang pumasok
para makapag-excuse sa mga taong madadaanan nila. Sumunod naman sina Liam at Bana bago si Bon. She was about to sit when Bana spoke. "Ma'am, can I stay on the corner please?" request nito. Tumango naman siya. Saka lang niya na-realize na mali ang pagpayag niya nang umupo agad si Liam sa tabi ni Bana. She had no choice but to sit beside Liam. She felt a little uneasy when Bon sat the next to her. She just know it would be the longest movie in history. Mahina yata ang aircon dahil biglang pinagpawisan ang mga kamay niya. "Aliana!" She stiffened when Bon uttered her name. She slowly turned around. Iniabot lang pala nito yung cup ng soda. "Kindly give it to the kids." Saad nito. Iniabot naman niya ang inumin kay Liam. She instructed him to put into the armchair kung saan ito inilalagay. Iniabot ulit ni Bon ang isa pang cup. Napasingha pa siya nang hawakan nito ang kamay niya. Bakit ba kasi siya kinakabahan? Dahil ba first time nilang manood ng sine na magkakasama? Kababa talaga o kilig ang nararamdaman niya? Dalawa lang kasing large popcorns ang binili ni Bon. Yung isa ay sa mga bata at yung isa ay hawak na nito. They all settled down when the movie began to roll. Settled down? Hindi yata. Pinapakiramdaman niya lang kasi ang galaw ng katabi niya. Panakanakang sumusubo ito ng popcorn. Inilalapit nito sa kanya ang popcorn pero nahihiya siyang kumuha. Uminom na lang siya sa inilagay nitong soda sa opuan niya. She was trying to concentrate on the movie nang may dumikit na popcorn sa bibig niya. She blushed when she saw Bon's hand. Siya pala ang nag-umang nun sa bibig niya. She looked at him pero nakatutok lang ito sa pinapanood. Tinapik niya ang kamay nito. Tumingin naman ito sa kanya. Agad nitong inalis ang kamay sa harap ng bibig niya. "Sorry, I thought it's my mouth, kaya pala wala akong manguya," he whispered. Parang gusto niyang tumawa ng malakas sa sinabi nito. She couldn't believe he could be so childish sa pagbibigay ng palusot. Sinaad nitong subuan siya. What for? Mas lalo na naman siyang namula sa naisip. Mabuti na lang at madilim ang loob ng sinihan. She looked at kids para maitago kay Bon ang pagngiti niya. Nakakonsentrate ang mga ito sa movie. Nang umayos siya ng opo, nakita niya ring umayos ng opo ang katabi niya. Tiningnan ba siya nito? Bago pa niya pakawalan ang ngiting gustong sumilay sa mga labi niya, ay uminom na lamang siya sa soda at ibinalik ang tingin sa screen. She was holding the cup when Bon suddenly slipped from the straw. Nagulat pa siya kaya pinanood na lang niya ito. When he's finished, tumingin ito sa kanya. "Sorry, I thought it was mine." Seryoso nitong saad. She looked at him seriously bago siya tuluyang natawa sa palusot nito. Nagpapansin talaga ito sa kanya. She can tell her laughter from bursting, especially when he also chuckled. They're both chuckling while looking at each other. "Mom, Dad, you are so noisy," sita sa kanila ni Liam. Napatigil pa siya bigla sa pagtawa. Bon smiled and gestured her to keep quiet using his index finger. She bit her lip at sumandal sa upuan habang pinipigilan pa rin ang pagtawa. She couldn't believe that Bon could be so childlike. Considering na kanina, bago sila pumasok ng sinihan, ay cold pa ito sa kanya. Bon leaned on the chair. "Hold it." Ibinigay nito sa kanya ang hawak na popcorn. She was feasting on the popcorn nang maramdaman ang kamay ng katabi sa balikat niya. When she looked at him, he gestured her to keep quiet. Agad din itong tinanggal ang kamay niya. After a while, ibinalik naman ito ang kamay tapos tinanggal ulit. "Ma'am, stop poking me." Liam hissed. She looked at Bon, napatay mali siyang nakangiti sa screen. Ang lakas lang ng trip. Sinundot nito ulit ang ulo ng bata nang hindi ito tumitingin.
Napangiti na naman siya sa kalokohan ng asawa. May ganito pala itong side. Ang kulit lang. If only she had seen it before, hindi sana puro takot ang naramdaman niya. Ipinilig niya ang ulo. This day, she didn't be spurred over a past mistake. Ngayon pa na parang nakakalimutan na rin ni Bon ang lahat. Well, she hopes so. She was awakened from her reverie nang yumuko si Liam at galit na tumingin sa ama. Dad, I know it's you. Stop it. Saad nito sa ama. Bon just smiled at his son. Napailing na lang siya. Ibinalik niya ang tingin sa screen. Few minutes later, naramdaman niya ulit ang braso ni Bon sa balikat niya. She thought he'd poke Liam again pero hindi naman ito tinanggal ang braso. When she looked at him, he hugged her closer. Her heart pounded so fast, lalo na nung halikan siya nito sa ulo. Inihilig na lamang niya ang ulo sa dibdib nito. Samantalahin ang pagkakataon habang hindi pa ito nagsusungit. Napangiti siya nang subuan siya nito ng popcorn. Her devil side won when she bit his finger kasama ng popcorn na isinobo nito. Instead of wincing, binawi lang ni Bon ang mga daliri nito. Kumuha ito ng popcorn. When she looked at him, he winked and licked his finger na kinagat niya. Sumusubo na lang siya sa dibdib nito para maitago ang kilig na nararamdaman.